Naranasan mo na bang maligaw? I think tatawid yata kami na. Please, kaunta lang may tita ko isa yung daan. Pero wag mabahala. Dahil hindi lahat ng pagkaligaw ay may masamang dulot. Tulad nito. Oh yes, maliligaw pero di magugutom. Yes! Yay! Kaya samahan niyo ulit kami sa adventure namin papuntang Sagada to Ilocos Sur. Tara, mag-discover tayo ng magagandang spot papunta sa mga lugar na ito. Pag-ilasan, sir, ha? Apo. Let's go, Sagada! Where's Virginia? Siyempre, ang bawat paglalakbay ay sumasarap, lalo na pag may musik ang tumatatak sa isip mo. Nakakalayo ng highest point, napatigil na naman kami kasi may nakita na naman kami spot na napakaganda ng view. Ito na ang maganda talaga sa Pilipinas. Nasa lahat, nasa Benguet na. Solid. Grabe. Yung mga wayfair of heights. Wow! Yung highest point sa may bundok na yan. Makikita niyo yung bundok na yan, akitin niyo lang yan. Makikita niyo yung highest highway sa buong Pilipinas. Tapos makikita nyo na rin itong view nito. Napakaganda. Napakasarap. And si Mo. Paggalit na yan, mower na. Habang pabalik kami ng hotel sa Abadan, ay hindi ko mapigilan na aking sarili sa pagkuha ng video dahil sa napakagandang bundok-bundok ng gulay na ito. Sabi nga nila, umakyat sa bundok, hindi para makita ka ng mundo, kundi para makita mo ang mundo. Ito nga pala ang Abadan Bugyas, Benguet. Isa sa pinakamalamig na lugar na napuntahan ko na may klimang 11 degrees Celsius. Dahil ang taas nito ay 5,927 above sea level. Isa din ito sa sentro ng kalakalan ng gulay dito sa Bugyas, Benguet. Okay, alis na kami. Punta namin ng Sagada. Itong mga bundok na to ang tatahakin natin papuntang Sagada. Kaya simulan na natin. If we hold tight, we can chase the Mississippi through the night. Habang nagpapalipad ako ng drone, ay nakita ko itong malalaking landslide na ito. Kaya dahan-dahan na binagtas ang lugar na ito. Konting pagkakamali lang ay may kalalagyan kami sa mga batong malalaglag dito. Pero kasama ito sa adventure. Dahil hindi naman ito tungkol sa patutunguhan. Ito ay tungkol sa paglalakbay. Ay, grabe naman yun. Uy, ganda lang ang pagkakabuo nila. Katapos ng nakakatakot na daan, ito naman ang nagpakita sa amin. Grabe yung view. Talaga nakakamangha. Ang ganda ng mga bundok at kalsada papuntang Sagada.
sa wakas, narating din natin ang Sagada. So yun, kumain kami dito sa may Paris. Ito pala ang bayan ng Sagada. Isa sa pinakasikat na pasyalan dito sa Mountain Province. Medyo nabitin lang ako dahil kailangan na namin magmadali at pumunta sa susunod na destinasyon. So, parang itinran ang nangyari sa amin dito. Naniniwala kasi ako na makikita mo ang ganda ng lugar na ito pag nagstay ka ng matagal dito. Grabe, parang walang hangganan ng mga bundok sa lugar na ito. Sana ay makabalik ako dito at magtagal ng matagal para madiscover ko pa ang ganda ng lugar na ito. Kaya nga tayo naglalakbay ay para maunawaan ang kultura at hubugin ng ating personalidad. Sabangan, 300, full tank. Balita namin maganda daw ang Sea of Clouds sa Quirino, Ilocos Sur. Kaya kahit gabi na, ay binagtas namin ang bundok at daan papunta rito. Pero sa di inaasahang pagkakataon, ay ito ang nangyari. Mga bumagsak na ba to galing sa bundok? Please, scout lang, may kita ko isa yung daan. Kasi dito sa mapa, may wala na yung location natin dun sa natin ngayon binabagtas yung Quirino. Medyo nalilito ko kasi kami kasi ang daan ay rough road. I think tatawid yata kami na. Yan lang? Siguro na-alod lang, tara. Oo, na-alod lang siguro itong kapila. Ayan, may daan dyan sa kaliwa mo. Oo. Diretsahin mo siya, tapos may daan dyan sa kaliwa mo. Mamaya may lalabas dyan lion. Tsaka zebra. Oh, parang ngayon na nga oh. Eh, check muna yan. Check mo muna. Okay, mataas. Okay. Sir, good evening. Oh. Saan po yung daan dito pa Quirino? Quirino Skyline View. Nakita niyo po yung mga sasakyan na yun? May bridge doon? Aba. Doon kayo kaling? Oo. Oh. Dapat? Isitan po ba namin yung mga sasakyan na yan? Oh. O yung bridge po doon ang dadaanan natin? Oo, dadaanan niyo yung bridge na yun. Kain muna kayo. Kain muna kayo. Kain muna kayo. Hindi na po! Hindi! Hey. Okay lang po! Kaya pala dito ako pinadaan. Alam yata ng Google na may birthday. Birthday, oh! Nakakain na kayo, hindi na kayo maligaw. Oh yes, maliligaw pero di magugutom. Yes! Yay! Thank you po mga ma'am, sir. Sir, thank you. Yeah, sir, thank you. Thank you. Sino, thank you po. Thank you. Pag tayo magkasama, ang daming nangyayari. Ano nangyayari, di ba? Hindi! Patay. Bagay kayong dalawa. Patay. Hindi, pag tayo tatlo magkasama. Hindi, dalawa lang sila.
Ang daming magandang nangyari kagaya nito. It's the best talaga. Maraming maraming salamat po sa pamilya Galito. Ito yung sinasabi na. Ito yung sinasabi na. Maliligaw. Pero hindi magugutom. Let's go. Maraming maraming salamat po sa pamilya Galito Antalan. Hindi lang kami pinakain, kundi ginabayan pa kami papunta sa Carino Skyline. At patuloy na tayong umaaraw ngayon papunta sa Carino Skyline. At ayun na nga, nakarating na tayo sa Skyline. Skyline. Skyline Pijo. Parang mas mataas pa yung awan ng ano. So yun na, all set na yung tulugan namin. Nakarating na kami ng gabi dito ng 10 p.m. sa Skyline View Deck sa Carino. And nakapag-set up na rin kami ng mga hammock. See you clouds, see you tomorrow. Sobrang aga namin nagising dahil sa mga tulog ng sasakyan. Naalala ko nga pala, Sunday nga pala ngayon. Madami pala talagang turista pupunta rito. Let's go, Skyline View Deck. May entrance dito, 20 pesos lang. At nagpakita na nga ang haring araw. Sulit ang pagising namin ng maaga at pagtitiis sa lamig. Dahil ito na ang mga nakita namin. Ito ang Carino Skyline. Madalas sa Mount Pulag at Sagada tayo makakita ng ganitong sea of clouds. Ang sea of clouds na ito ay tinatakpan ng Tubo Mountains at ilog ng Abra River. Kaya madalas na detour ito ng mga riders galing Ilocos Sur, Abra at Carino. Dahil hindi mo na kailangan mag-hiking para makakita ng ganitong tanawin, make sure lang na at least 5 a.m. nandito ka na para makita mo ang regalo sa atin ng Maytas. Bigana ulit. Bigana first. Patas na tayo mag-astal. Sige. Yung may view pa rin. Yeah. Kung bago tayo bubaba ng ano, ng Bigan, agahan muna tayo dito sa tabi-tabi na may magandang view at spot. Chef Boy Negro is cooking. Ping ping ping. Ping ping ping. Malamig dito, no? Yes, ping ping ping. Hop. Wow! Oh, sarap naman panoorin noon. Maliit lang yun, ilip muna natin. Kasi maraming beach doon. Salamat po sa napakasarap na agahan, Chef. Ping, ping, ping. Ping, 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 ping. Ping, 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 ping. Napakasarap ng agahan namin. Pansit, batid. Patong. Pansit, patong. Batid, patong. Pansit, battle, patong. Kaya ka na talaga. Pansit, battle, patong. Batil, batil, patong. Pansit, batil, patong. Yan. Napinatungan ng tinapay. Tapos may gantong ang spot. Matapos namin magagahan, ay agad na namin pinuntahan ang susunod na destination. Dahil malapit lang ito sa Bigan ni Locos Sur,
eh pagkakataon na rin para makabili ulit ng masasarap na pasalubong. 4 liters 6 liters 412. Alright, bigyan na to. Dagat to, dagat to. Dagat to. Dagat yan o. Ano? Libre ano, libre ano. Ano? Libre at. At ito na nga ang bagong Quirino Bridge na may habang 515 meters na nagdurugtong sa bayan ng Santa at Bantay, Ilocos Sur. Welcome to Pali Kusolago. Magic Alabigan. Siyempre, tanghalian na, bumili na kami ng pagkain sa Gedli Gedli. Tapos tinake out namin ito, and then naghanap ulit kami ng bagong spot. Hanggang sa na-curious kami, ano ba ang pwedeng makita pagkalagpas mo ng Banawang Bridge? Or Old Quirino Bridge? Nga pala, kanina pinakita ko yung bagong Quirino Bridge. Ito naman yung Old Quirino Bridge, na may habang 456 meters. Sinarado na ito sa publiko, dahil hindi na ganun katibay itong tulay na ito. Dahil sa pinagdaan ng mga bagyo. Tinayo pa kasi ito noong 1933 ng mga Japanese at ni-rebuild noong 2001. So, sa labas na lang pwede magpa-picture. Hanggang sa nagpatuloy kami sundan ng ilog ng Lagben River, ikapito sa pinakamalaking ilog sa Pilipinas na nanggagaling sa bundok ng Benguet pababa dito sa Ilocos Sur. At may nakita na nga kaming spot. Napakagandang spot. Madami itong to para maligo at kumain. Dito na kami kumain at pahinga. At ang pagkakatao makaligo sa ilog. Solid. Ito yung hindi malilimutang adventure. Yung hindi planado yung mga pupuntahan at pwedeng tumigil at ng mga oras. Nalubos natin namin ang pagkakatao makapagtampisaw at makapaglaro sa ilog. Dahil hindi na natin maibabalik ang mga oras na ito. Isa lang din naman tayo mga bata na lumaki ang physical na katawan at nagkaroon ng obligasyon sa buhay. Sa mga kapalod dito, gawin nyo na din habang kaya nyo pa. Tandaan nyo, ang kaligayahan ay isang paraan ng paglalakbay. Hindi isang destinasyon. Hindi mo din naman kailangan maging mayaman para makapaglakbay ng maayos. Okay. Maraming salamat pala kay Gino at Mo. Dahil sa inyo, may nagdagdag na naman ang chapter sa buhay ko. Manis! Ay, nandito ka po ako eh. Nandito ko pa ako eh, no? Bakan. At gasta ko ulit 300 pesos. I'm still drowning. What am I gonna do?
Try.